mga gusto pong mag-apply para makakuha sila ng pension, paano nga po ulit gagawin? Kasi sinasabi nyo yan, may certain criteria nga po. Ano? So anong gagawin po nila kung tingin nila kailangan nila to or qualified sila for this? So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Sige po. Pati po ang mga OFW ng senior citizens, Ruth, baka makalimutan natin, may mga OFW na rin tayong mga senior citizens. Sige po, kasali po sa database. Itong mga gusto pong mag-apply para makakuha sila ng pension, paano nga po ulit gagawin? Kasi sinasabi nyo yan, may certain criteria nga po. Ano? So anong gagawin po nila kung tingin nila kailangan nila to or qualified sila for this? Well, sa ngayon kasi Ruth, ang nagbibigay pa ng social pension ay ang DSWD pa. Mm-hmm. And we are hoping that the DSWD, when they find it fit already to transfer it to us, we will transfer it to us. Mm-hmm. So ang mangyari, mag-a-apply sila sa mga sa DSWD o kung hindi man doon sa kanilang kanya-kanyang mga OSCAS para sa ganon na maisali sila. Mm-mm. Kung makita sila ng DSWD to be fit and kumakailangan ng social pension. Huli na lang, Chairman, yung ulit yung website kung saan sila pwedeng mag-register at yung paalala ulit sa ating mga senior citizens, Chairman. Well, ang website is www.ntsc.gov.ph. And sa website na yan, makikita nyo yung online form. Mm-hmm. At may limang fields yan. Ano yung pangalan, saan sinanganak, kailan sinanganak, saan ang address, yung mga anak nila, tapos yung skills, tapos yung economic profile, and of mm-hmm. course the health profile. Okay. Itong mga programang ito ay pinupursu natin. Lalong-lalo na alam natin na may mga disasters ang Pilipinas, kinakailangan ding bigyan pansin ng ating mga senior citizens mm-hmm. at dapat malaman natin kung saan ang mga seniors at anong mga pangangailangan nila. Yung isa pa kasi baka akala nila pag magre-register, biglang automatic magkakaroon po sila ng pension. Ruth, kasali po sa drive natin yung data-driven decisions. Mm-hmm. Kaya makakaasa yung lahat ng senior citizens na kung ano man ang pangangailangan nila, makikita natin. And of course, alam natin na ang pangangailangan ng isang indigent senior ay binibigyan pansin ng ating pamahalaan. So, if it's about the pension, kasi yan yung mahinid na usapin ni Ruth, eh. Kung kailangan ng pension, dapat qualified din ang isang senior citizen. Kasi yan yung sabi ng batas. Ang sabi ng batas, ang makakatanggap lang ng social pension ay yung masakitin at saka walang source of income. Mm-mm. So kaya nakikita natin, we have to stick on to the law na yung batas ay nagsasabing ang mabibigyan lang ay ang indigent seniors. Ngayon, maraming mag-speculate kasi na baka makatanggap na ang lahat. Yan po ay isang panukalang batas pa lamang, Ruth. That is being discussed in Congress and Senate. Sana magkatotoo yan para pati ako makakatanggap din. Basta even saying so, hindi yan magiging totoo hanggang walang Senado at Kongreso na tutulong at hanggang hindi mapirmahan ang ating executive. So, sana po, even as we hope for that, we will level our expectation in a manner na hindi naman yan mangyari kung walang batas.